Hi guys! Welcome back to my channel! It's me, Kahaw Jessie! At kung naligaw ka lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na para mas updated ka sa mga susunod kong tutorial videos. By the way, my channel is all about tips, hacks, and tutorials sa mga bagay-bagay na di nyo pa alam at di pa tinuro ng mga YouTubers sa inyo at ako lang ang nakakaalam. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo yung mga sekreto ko kung paano ako nakakatanggap ng mga good quality products galing sa Shopee. Fito na video na to sa mga baguhan pa lang sa Shopee at natatakot makareceive ng mga low quality products or in a big word, takot mascam. At para dito sa mga taong palagi nilang nakakatanggap ng mga low quality products at sira-sirang mga produkto kahit ang tagal-tagal na nilang umorder sa Shopee. So ngayon, i-share ko sa inyo lahat-lahat ng mga sekreto ko para matulungan ko kayo makatanggap ng mga good quality products sa Shopee. Disclaimer lang po, I'm not a professional at lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan at based on my own experience na talagang ginagamit ko talaga sa buong buhay ko. So no further will do, let's start! Pag sinasabi natin, uy, Shopee! Ang talagang mapapasok sa utak natin ay lahat low quality products, sira-sira, or scam in a big word. Kahit takot-takot-takot talagang ma-scam kasi pagbibili ako sa Shopee, lahat ng binabayad namin ay based on my own pocket, our own pocket money range up to 200 to 300 pesos only at kadalasan nga galing pa sa alkansya namin. Di kasi ako katulad ng ibang tao na halos lahat ng makikita sa Shopee bibilhin kasi nga trending. Ako kasi bibili ako sa Shopee good for only one product or more lang at yung pinaka-importante lang na gamit sa bahay ang bibilhin namin. Tulad ng mga bagay na di available sa amin or hindi makahanap sa buong city namin dito. So yan talaga binibili ko. Di ibig sabihin guys na masama na yung pagbibili ng mga maraming products Shopee ha? Siyempre okay lang yun lalo-lalo na kapag marami kang pera. Pero pag student ka pa or wala ka pang permanent job or permanent kita, lilimitan muna talaga natin yung pagbibili ng products sa Shopee para makasibin tayo sa paminsan-minsan lalo-lalo na ngayon na pandemic. Pero pag may pera ka or may panggastos ka, siyempre go na yan! Add to cart na! So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano makareceive ng mga good quality products sa Shopee. So huwag niyong isiskip dahil importante talaga to guys. First, decide your specific order. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kung bibili kayo ng mga products, make sure na importante talaga siya. Yung iba kasi guys, masyado nang kakascroll sa Shopee at halos lahat ng makikita niya ay gusto na niyang bilhin lahat without knowing kung ano na yung makakaya sa pera niya. So dapat alamin natin kung ano ang dapat na bagay na bibilhin natin para makasave din tayo. Gets? Second, know how many buyers. Importante talaga to guys kasi dito natin malalaman na legit ba yung shop na yon or scam ba siya. Pag may nakalagay ng ganito, ganyan, it means yung mga buyers ay bumili ng paulit-ulit at matatawag natin legit yung shop. Third, know the product ratings. Importanteng malaman natin ang mga comments ng mga tao sa pagbili ng mismong product guys. Kasi sila yung unang nakabili or silbi, sila yung unang naka-experience sa product before tayo. Kaya tignan at magsikap tayong magbasa sa mga comments at ratings ng mga tao unang naka-receive. At take note guys, may ibang shop or products na 5 stars yung ratings pero bad comments yung nakalagay. Teknik yan ng mga buyers guys para ma-aware yung mga taong on the way pa lang na bibili sa mismong product. Yung iba kasi guys, yung 5 stars lang yung ratings na binabasa nila kaya naka-receive sila ng mga low quality products or sira-sira mga produkto kasi hindi nila binabasa yung mga problema or possible problem. Kaya dapat basahin din natin yung 4 stars down to 1 stars para malaman natin yung possible na problema na ma-encounter mo at ma-aware si seller para makaiwas siya in that kind of issue before. At mailalagay nyo sa message button para ma-aware si seller. Ano po yung message na sinasabi nyo po?
So ito po yung tatalakayin natin ngayon about sending messages to seller before ma-ship out yung product. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, tapos i-hit mo yung subscribe button sa baba para mas updated ka sa mga susunod kong tutorial videos. Fourth, don't forget to send message in billing process. Hindi yung kandarapa ka na lang guys na mag-PM at mag-flood message kay seller. No! What I mean is, kung dito ka na sa part na to, na malalaman mo yung kabuuang price na babayaran mo, tapos may message section dyan. At take note guys, itong message section na to ay maa-appear sa resibo or sa labas ng packaging area at mababasa talaga ni seller at pati na rin ni courier. Kaya galingan nyo. So kung hindi nyo pa alam kung paano mag-write message, so huwag nyong isi-skip dahil importante talaga to guys. Mas importante pa si Muya. Para mabigyan ka ng mga good quality products, sundin lang yung sentence na to. And try to put this in the message section. First, you need to put greetings to seller. For example, hello po seller, good afternoon, good morning, good evening, or anong evening ba dyan, and have a nice day ahead. So, importante yan guys, dapat yun yung unang ilalagay mo sa sentence na yun. Tapos, susunod, sundan nyo ng appreciation. For example, I hear a lot of good recommendation from this shop for having good quality and good condition products. I'm looking forward for this shop. Tapos, isusunod mo yung napiling order mo. For example, bumili ka ng panty. Example lang yun ha. So, I ordered 12 pieces of panty in medium size and please make sure that my parcel is in good condition and good quality products kasi gagamitin ko po siya next week. So guys, please make sure na naka-indicate yung mga sizes, pieces, kung ilan lahat, tapos anong name ng product para madali lang ma-indicate ni seller. And don't forget to include this statement, gagamitin ko po siya next week. Kasi paraan yan guys para mabilis lang dumating yung mga parcels, especially pag nasa Visayas or Mindanao area ka. Una, greetings. Second, appreciation. Third, and the last words, thank you so much for giving so much effort in your passion. Wish you more blessings in your shop and keep safe with your family. So, ending na yan guys ang sentence nyo. At guys, take note, huwag na huwag niyong kalimutan maglagay ng love lots or love love with emoji emoticon guys ha, para kilingin din si seller pati na rin si courier. 5. Huwag magreklamo sa shipping fee. Sa napapansin ko guys, kalimitan sa mga tao ngayon, bumibili sa Shopee at nagre-reklamo sa shipping fee kasi ang mahal daw at ang laki ng babayaran. Which is, dapat babayaran mo talaga yan guys. Kasi yun kasi yung mga nagsisilbing bayad para sa mga courier na naghahati ng mga products sa atin door to door ha. Parang sumakay ka na lang ng bus guys tapos kailangan mo pang magbayad ng pamasahe. So that's how shipping fee meant to be. Kumbaga pamasahe yan ng mga products mo sa pagsakay ng barko at pag-angkas ni courier. At guys, alam nyo ba? Ang bayad ng mga courier ng mga products range 100 to up to 150 pesos lang yan sa isang araw ng pagdi-deliver. Tapos isang whole barangay at syudad po yung dinideliveran nila para safe po yung parcel nyo. Sobrang nakakaawa sila pang December guys kasi yan yung time na ang daming bumibili sa Shopee pang gift nila. Tapos halos lahat free shipping fee. Kaya maliit lang yung mga sahod na natatanggap nila guys pag December. Kaya proud na proud po ako talaga sa mga Shopee courier dyan. Kaya sobrang sorry po talaga sa mga courier na nakakatanggap ng mga pambabatikos sa mga buyers na nandideliveran ng maayos. Kasi guys, pag nang scam si seller, wala po yung sala si courier. Kasi po, empleyado lang po sila ng mismong mga delivery organization. Pag nakatanggap kayo ng mga parang scam products or kulang yung products nyo, ipaalam nyo kaagad sa mga courier natin para sila na yung sasabi sa mga seller na blackball at panloloko lang yung mga trabaho nila. Tutulungan ka din nilang mag-refund guys pag may problema na yung mga products na ino-order mo. Kaya pag may nagde-deliver sa inyong mga courier guys, try to smile to them.
So, di madali yung tinatrabaho talaga nila. 6. Last but not the least is trust the seller and courier. Shopee is an online transaction of products using Shopee app, guys. Kahit nasa bahay ka lang ay parang nagsha-shopping ka na, guys. You need to trust the seller talaga in dealing your products, but also be mindful buyers always, kasi you need to think if everything is gonna be okay or not. Kung natadagalan mo yung delivery within Manila area, you need to update the seller kung bakit ang tagal ng delivery para malaman mo kung anong buong pangyayari. Don't worry sa inyong mga product, guys, because the Shopee app also update you always kung saang lugar na yung mga parcel mo at what date aabot yung mga parcel mo. Kaya relax lang tayo, guys. Kasi si courier is on the way para sa inyo. At isisingit ko to, guys, ha? Pagtapos na kayong mag-order or wala na kayong pera, try to uninstall the Shopee app. Bakit? Kasi, guys, nakakaubos yun ng pera. Alright, guys, that's all for today. I hope may natutunan kayo sa video na to. And leave a comment below for shoutouts at mga worst and best experience nyo sa Shopee. Always don't forget to like this video, share, and subscribe to my YouTube channel for more updates and for more YouTube tutorials na ituturo ko sa inyo, guys. Again, I'm Hawi Chesney at your service, and thank you for watching. Subscribe mo, bye-bye!